Okay guys, ito na yung ating convectional oven. Let's take a look na mas malapit. Yan, kita naman natin napaka-elegant ng kanyang ano, body. Kasi nga, sabi dito, stainless steel, accessories and body. So, yan. Okay, dito tayo sa kanyang mga functionals. Ito yung function knob, temperature ng taas, temperature ng baba, tsaka timer. Okay, dito tayo sa function knob. Ito guys, naka-turn off. Paliwanag ko sa inyo mga ibig sabihin niyan. Convection, rotisserie function, and rotisserie function plus convection. Dito, convection lang, ginagamit natin to. Mamaya, paliwanag ko rin sa inyo, dito muna tayo. Ito, rotisserie with convection. Ito yung pag nag-roast tayo ng chicken. Yan. Ang ibig sabihin nun, umiikot yung ating roasting tawag doon, yung stick na ganon. Then may kasama siyang convection para mas lalong maluto ng maayos yung chicken. Then dito sa baba, umiikot lang siya. Wala siyang convection function na kasama. Okay. Then ito, guys, temperature. Taas, baba yan ha. Same lang to guys, 100 degrees, 150, 200, and 230 degrees. Ayan, taas baba yan. Pwede natin makontrol, taas baba yung init. Then, pwede natin gamitan ng convection function. For example, hindi tayo mag-roast ng chicken, pero gusto pa rin natin maluto ng mas mabilis, i-turn lang natin yung knob ng convection, then, desired natin na init, taas baba. For example, magluluto ko ng lasagna, ayan. So, ang lasagna kasi, dapat yan, maximum temperature simula yan. Then, lalagyan ko siya ng convection para mas lalong mag-circulate yung init niya na maayos. Okay, then, last is the timer. Yan, common yan. Ito yung pinaka-on-off natin. So, meron tayo 1-hour timer. And then, power indicator light, rotisserie indicator light, convectional indicator light. So, yun lang, yun yung quick ano natin sa mga knobs. So, ito na yung loob. Yan. Ah, by the way guys, ito nga pala. Meron siyang 4 stopping motion. Ito yung una, pangalawa, pangatlo, tsaka yung pinaka-wide open, pang-apat. Okay, tingnan natin yung loob. Ay, ito pala. So, ito, may warranty tayo. Warranty card ni Timer Flex. Ito yung loob niya. So, may kasama siyang grill na ano, tray. Alam po, dalawa to kasi nakalagay dun sa ano niya. Ano ba to? Ah, okay. Ito yung sa baba niya para pag nag-roast tayo ng chicken, tumutulog. Okay, mga mantika, yung mga namumuo. Hindi tayo mahirapang linisin. So, tanggalin lang natin to, then i-clean na natin yung mga mess. Okay guys, ito. Check natin. Ito yung kanyang bottom heating function. Ito yung kanyang upper heating function. And then, rotisserie. Ah, ito pala. Rotisserie, guys. Ayan. Ito yun. Yung sinasabi ko. Umiikot yan. And then, ito yung convectional. Yan yung fan. Kung mapansin natin, kamukha siya nung parang sa turbo. Turbo cooker. Kung may turbo cooker kayo, ito rin yun. Ang kinaganda dito kasi, guys, 3-in-1 na siya. Oven, may convectional, tapos may rotisserie ka pa. O, diba? Isang ka pa. Okay. Mapansin natin, diba guys, napakalaki niya, napakalawak niya. Ang kasya dito, bibigyan ko kayo ng example na tray kung ano nakakasya dyan. Ito. May binili akong mass flex na bakeware. So, ang sukat niya, 42 by 29 by 5.5 centimeter. Yan, tingnan natin. 45 liters tong ano namin ha, oven na to. Ayan. Dito naman natin, sukat na sukat lang siya. May space pa siya dito, may ano pa, mayroon pa siyang gap. Pwede natin center, yan. Actually, kasya pa ata dito, tatlong ganito eh. Ayan eh. Pwede natin dito lagay sa pinakataas. Ayan, ayan siya. Pwede rin natin lagay sa ayan, baba. And pag sinara natin siya, ayan, okay na okay. Maluwag pa yung space. Ayan.
Yan siya. Then, napansin nyo, meron din pala siyang indicator light sa loob. Ayan. Ayan, meron siyang indicator light. Mamaya, papakita natin, sasaksak ko yan para malaman nyo talaga kung gaano kaganda yung loob niya pagka may ilong siya. And then, papakita ko yan. Pag bumili kayo ng oven, guys, na kailangan i-start natin yan sa pinakamahinit na function, then normally, uusok talaga yan para matanggal yung amoy tsaka yung, kumbaga yung stock niya. Ganun. Then, ano pala, sir? Dual glass door. Sabi nga dito, yan, insulated to double glass door. So, pag ginawa ka natin to, yan, malamig yan. Hindi tayo mapapasok dyan. Kasi, sinasalo nito lahat yung init. Ito. Tingnan nyo, guys. Sa mga mami, daddy dyan na mahilig magluto. Ganito lang siya. Hilahin lang natin ito ng konti. Ayan. Hilahin natin siyang konti. Ayan. Para matanggal yung kanyang double glass door. Ayan. Ito naman natin, di ba? Itong glass door na to, pag madumi na, ito na lang lilinisin natin instead na to. Di ba? Okay, balik na natin. Process lang pag binalik. Ayan. I-push lang natin ito ulit pabalik. Then, yung kanyang rubber, make sure na malagay lang natin na maayos ulit. Ayan. Ito talagang rubberized talaga siya. Oh. Pero ano ito, 100% heat resistant pa talaga. Ayan. Ganito yung top view niya. Mapansin natin. Side view niya. Ayan, may mga meron siya mga vents. Dito yung higop ng convection natin. Then sa likod, yan, ganito yung likod niya. Then ito yung wire. So meron din siyang stopper para pag nilagay natin sa padero. Meron siyang mga breathing, ano, mga butas-butas. Regarding pala guys sa mga magtatanong kung anong sukat niya para kung ilalagay natin siya sa ganito, ilalagay natin siya sa ganun, meron ba akong metro dito? Sukatin ba siya? So, ang pinaka-width niya, ito, ayan. So, 22 inches, almost 2 feet na. Then, yung pinaka-height niya, pinaka-height, ayan, kasama yung paa, 14 inches. Sa mga nagtatanong kung kasya ba siya sa ganito, ayan guys, gawin yung indicator, yung, ay gawin yung guide yung sukat na yan. Medida meron kayo, centimeter. Ayan guys, may centimeter din yan. 50 plus 7, so 57 centimeter siya. Kung may dita gamit nyo, ha? Okay. Okay na. Okay, sa accessories naman tayo. So, ito yung kanyang mga accessories. Ayan. Of course, hindi mawawala. Manual. Ayan. Ugulayin natin magbasa ng manual para iwas tanong-tanong. Okay. Ayan, para hindi rin natin masira yung item pag dumating sa atin. Kailangan lagi natin basahin ng manual. Ayan. So, regarding sa kanyang accessories, ito siya, guys. Hindi mawawala ang panghawak natin sa grill na tray natin. Ayan. Okay, ito siya. And then, ito yung rotisserie natin. Rotisserie stick. Then, ito yung kanyang kasamang mga... Ito yung pantusok natin sa chicken. Or, pwede rin sa pork. Sa fish kasi, ano eh. Although, pwede siya sa fish, kaso nga lang, siguro kailangan natin balutin ng foil para hindi naman sayang. Pero, pag sa fish kasi, guys, ito lang gagamitin natin. Yung ganito. Yan, para lalagay na lang. Kung nari, bangus, tilapia, lalagay na natin siya dyan, naka-foil. Then yung pinaka tray para yung dripping ng ano niya, in case man natutulog. Then pag ilalagay natin siya, ito. Ayan, pag ganito. Isa pa ganyan. Baba. Baba. 2 hours later. So ito yung rotisserie, lalagay natin ng lock. Pag nakalagay na yung chicken, tusok natin nung ganyan, yan. Silak natin. So, nakalak na yan. So, ganito paglagay niya, guys. Siyempre,
preheated na yan eh, mainit na yan. Hindi natin pwedeng kamayin yan. Ito yung tinatawag na candle niya. Kita nyo tong ano na to, yan. Ganyan siya. Lalagay natin siya yung ganyan. Tapos, medyo tagilin natin konti. Una natin ipapasok dun sa kanyang ito yung umiikot na yan. Ayan. Pamayin ko na kasi hindi mo mainit. Ayan. Pasok natin ganyan. Tapos yan. Ayan, parang medyo kita ng konti. Ayan. So, ito na siya. Yung rotisserie function natin. So, tatanggalin natin to. Ganyan siya. Of course, hindi mawawala dapat. Hindi mawawala ang ating tray. Ayan. Ang ganda. Ang kapal. Okay. So, pag ayan, pag mag-rotisserie tayo, lagyan natin, of course, lalagyan natin ng tray. Para hindi sayang yung mga tumutulo-tulo. Then, with the help of convection, ito nga, sa function niya, with the help of conventional, kahit isara mo yan, dahil sa kanyang convection function, nagro-rotate na maayos yung init. Dahil para siyang turbo cooker, naluluto siya ng maayos. So, yun yung pinagkaiba niya sa convention lang, unlike sa convection. Thank you for watching Ace TV. 3, 4, action.